Katambayan, may bumili pala sa atin na tatlong patok. So, nagkuha lang po tayo sa ating kaibigan doon sa kapitbahay natin at ibininta po natin sa kanya, sa ating kaibigan na si Jan. So, tatlong patok yung bumili po sa Katambayan. Ubus agad nila mga Katambayan. Binigay po natin na duckweed. Yung ating pabo na pakalakas kumain po ng duckweed Katambayan.
katambay yan sa halagang 50 pesos. May ano na po tayo, isang sakong duckweed. So, ano po ito katambayan? Bali, libre lang po ito. Ibinigay po to sa ating kaibigan na yung ating kaibigan din ay nagpautos na kumuha ng isang sakong sa halagang 50 pesos. Bali, libre lang po ito at nagbigay lang po siya ng 50 pesos sa mga kumuha po nitong duckweed sa isang lugar po dito sa Jensan, sa mga hituan o pantatan, yung isda o fish pond. Madami kasi po ito. So may mga intusan po sa mga bata na 50 pesos lang po para kumuha ng duckweed. At ito nga, ibinigay niya po sa atin at salamat din po sa ating kaibigan dyan, si Jubert, na nagbigay. O kung baga po ay 50 pesos lang po talaga ito kasi 50 pesos lang yung binayaran niya dito para kumuha ng duckweed. Nakita nyo naman yung ating mga alaga. Okay din naman, nagustuhan po nila. First time po nilang nakakain ng duckweed. Sa mga hindi po nakakaalam, yung ating duckweed po ay mayaman po sa protina. Nasa 35 to 43% crude protein content yung ating duckweed. At yung ating fiber naman ay nasa 5 to 15%. So napakalaking tulong po ito sa ating mga alaga. So, yung mga manok din po ng ating kaibigan ay ito din po yung pinapakain. Pati din yung may-ari ng fish pond na pinagkukuna natin ito. Madami kasi doon kaya pinapakain din po nila sa kanilang mga alaga. So kung tipid lang yung pag-uusapan katambayan, kung madiskarte lang po tayo at marulong lang po tayo magtingin-tingin sa paligid, so makakatipid po talaga tayo. Imagine mo ito, 50 pesos lang. So ilang waabot ito ng isang linggo. Ang importante lang po nito, since wala po ito sa tubig, nasa ano lang, sakong, nag-advise po yung ating kaibigan na every time o isang dapat sa isang araw ay anuhan lang po natin, alagyan na po ng tubig o paliguan ng tubig dito. Kahit isang tabo ng tubig ay mamimintay na po niya yung freshness ng ating duckweed. Kung sakaling maubos na po yung ating duckweed, mga katambayan, ay pwede po tayong pupunta po tayo sa ating kaibigan na may madaming ganito at kukuha po tayo. Na sa ganun ay makatipid din po tayo kahit papano, o kahit masuhulan na po natin o mabigyan ng pera yung mga bata, mas mabuti na makita din po natin o yung kung anong klase yung pagpadami nito sa fish pond. O makikita natin kung anong way po para dumami po ito. Ngayon ko lang po kasi ito na pakain at nalaman na pwede din itong ipakain sa ating mga alagang mga manok at saka pabo. Kanina naman po umaga ay nagpapasalamat din po tayo sa ating kaibigan na si John na nakabili po sa atin ng pato. Bali, mura lang po yung pato na nabenta po natin kasi yung ating kaibigan o yung kapitbahay namin ay nangangailangan po ng pera at ipinaano lang po niya, ibininta lang po niya ng mura na sa halagang 130 per kilo. So masaya din naman po yung ating kaibigan kasi nakatipid din kahit papano at nakabili po sa atin ng tatlong pato. Bali, ang nabenta po natin ay nasa 585. So, ano lang po, kunting tulong din po yun sa ating kaibigan na nangailangan din po ng pera. Yan lang po ngayong araw, mga katambayan. At sa mga nanood po pala ng ating previous videos, maraming salamat po sa inyo. Mga bago nating subscribers, maraming salamat. Viewers and subscribers na nasawang sumusuporta, salamat po. At kung kayo lang po ay napadaan sa aking channel, sana po ay consider nyo po na mag-subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan na i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. At bago muna ako magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Trux TV from Vancouver, Canada, Michael Angelo Reyes, Bulana TV and Farming Channel from Paris, France, Rolando Rico. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, shoutout nyo na kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi.